Today, iimbestigahan ko ang isa sa pinakamatandang sementeryo sa buong Pilipinas, ang Campo Santo de Bacolod. Oh! Hindi bumato. Ang mawak sa damit ko. Uy! Putang! Tulong! Help! Mila, maraming salamat po. Brian! Ang pahang kumakan ng pagyong dito. It's coming. It's coming. Ay, Mila, dito. How do you feel? Grabe, energy dito. Please leave. It's what we want. Ang Campo Santo de Bacolod ay matatagpuan sa Bacolod, Pampanga. At ang Bacolod, Pampanga ay naging pansamantalang kapitulo ng Pilipinas mula October 8, 1762 hanggang 1764 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Briton sa Maynila. Ngunit nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, isa ang Bacolod sa pinaka-naapektuhan ng ashfall at lahar. At halos 95% ng Bacolod ang nalubog sa lahar, kasama na dito ang Campo Santo at San Guillermo Church na itinayo pa noong 1576. At dahil nga sa trahedya na naganap dito at sa tagal na din ng sementeryo, marami ng kwento ang nabuo na may mga kababalaghang hindi maipaliwanag na nangyayari dito. Okay guys, ngayon nandito na tayo sa Pampanga, dito sa Bacolod, which is dito matatagpuan yung isa sa pinakalumang sementeryo sa buong Pilipinas. Sa labas pa lang ng sementeryo ay makikita mo na kaagad yung mga nakasulat dito na may mga taong 1776 hanggang 1904. Ito yung mga taon na may mga nilibing dito at ayon sa aking nakaalap na impormasyon, yung unang nilibing daw dito ay taong 1771. So sobrang tagal na nun. Makikita rin dito sa labas ng sementeryo yung mga pangalan ng mga nakalibing dito simula 1936 hanggang 1971. At ito yung mga natabunan ng lahar at hindi na nahukay at na-recover pa yung kanilang mga buto. Pinasok ko na yung loob ng sementeryo at sa bungad pa lang ay makikita mo na kaagad kung gaano kalawak ang sementeryo na ito. So pagpasok mo dito, makikita mo yung sementeryo. Talagang malawak. Mapapansin mo dito, may mga nakalibing pa dito na natabunan. Nagpatuloy ako sa paglibot sa loob ng sementeryo hanggang sa mapadpad ako dito. Ito guys, ayon sa research ko, ito daw isang musoleo daw to. Eh yung patunay na talagang grabe yung pagputok ng pinatubo. Kasi tignan mo, bubong na lang ang makikita mo dito. Nagpatuloy na ulit ako sa paglibot sa loob ng sementeryo. At ito naman yung nakita ko. Ito daw ay dating chapel. Ngayon, wala na siya, hindi mo siya makita kasi ano na siya, may mga damo-damo na. Pero yung pinakatuktok, parang pinakabubong. Pinagpatuloy ko na ulit yung paglibot dito sa sementeryo. At habang naglalakad kami, may bigla akong naalala. Meron dito kasi na ako napanood na nag-vlog. Oh, meron daw dito ang kumbaga parang pinatay si Nalbich. Hindi ko alam pero sinunog siya ng buhay. Dito sa loob na to? Dito daw, dito sa parte na yan dyan. Pinuntahan ko yung lugar kung saan yung sinasabi na may sinunog na tao. Dito pa, dito daw sa lugar na to. May sinunog daw dyan na tao, lalaki. Sinunog ng buhay. Tapos sabi nung sepulturero, dito daw nagpaparamdam sa kanya. Naglakad na ulit kami para pumunta sa kabilang side ng sementeryo. Pero habang naglalakad ako at nagsasalita, meron akong kakaibang naramdaman. Ramdaman mo yan ba? Parang dumampi sa akin, mainit na ano, parang hangin. Ibig sabihin may dumaan sa'yo. Nakaramdam ako na parang may mainit na hangin na dumampi sa akin. At hindi ito magandang pangitain. Saka umuulan, bakit magiging mainit? O yun, tingnan mo, may sa unahan malamig yung hangin. Dito mainit. At pagharap ko sa likod ko, meron akong nadiskubre. May nakalibing dito, bagong libing pa lang. Kita mo, lalagyan pa lang ng lapido. Habang nandito ako sa pwesto na ito, meron akong narinig na parang tumutuktok sa loob ng nicho. Pakinggan nyo itong mabuti. Narinig mo ba yung parang naglalakad din? Narinig mo ba yung parang naglalakad din? Parang may kasama tayo dito. Ang init! Ang init sa balat! Medyo kakaiba talaga yung pakiramdam dito sa pwesto na to. At maya-maya lang may narinig na naman kami na kaluskos. Min! Sa likod to? May naglalakad din. Sabi nga sa'yo, hindi lang tayo naglalakad dito. Marabi. Nasa 6 pa lang pero iba na yung nararamdaman namin dito. Hindi na lang namin masyadong pinansin yung mga naririnig at nararamdaman namin. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglibot. Tignan mo, halos lahat na nandito sa taas, bakante pa. Hanggang dun sa unahan. May challenge ako mamaya pa, tulog tayo dyan. Tag-isa tayong nicho. Pinuntahan na namin yung dulong parte ng sementeryo at habang naglalakad kami, may biglang nangyari. Bagong lip. Sigurado, bago lang to. Parang may umawak sa damit ko. Hindi na talaga maganda yung mga nai-experience namin dito. Kaya binilisan na namin na maglibot. Creepy dito. Pero maya-maya lang may nakita daw yung kasama ko. Parang makita akong dumaan dun sa pinakadulo. Ganaan natin kanina, promise. Promise pa. Dun sa pinakayo ako magturo par kasi gabi na eh. Kinikilabutan ako. Dahil sobrang kinikilabutan na kami dito sa loob ng sementeryo at unti-unti na ding dumidilim, nagdesisyon na kami na lumabas. So yun, dumidilim na. Kailangan na muna namin lumabas para mag-prepare mamaya. Papasok ulit tayo dito. Tapos maglalagay tayo ng EMF. Tuluyan na kaming lumabas sa sementeryo. Pero habang papalapit kami sa mismong gate, parang may sumusunod sa amin. Sumusunod talaga sa atin, Pat? Sabi ko sa'yo, meron.
Huwag muna kayong sumunod sa amin, diyan lang kayo. Babalik pa kami mamaya, makikipagkwentuhan pa kami sa inyo, makikipag-uusap pa kami sa inyo. Pero sa ngayon, huwag kayong sumunod sa amin, diyan lang kayo. So ngayon nandito kami sa loob ng sasakyan kasi medyo umuulan na. Nag-stay muna kami sa loob ng sasakyan para magpatila ng ulan. At nang huminto na yung ulan, nag-decide na kami na bumalik sa loob ng cemeteryo. Alright guys, as of now, ang oras natin ay 9:55, kakatila lang ng ulan dito. At papasukin natin yung loob ng cemeteryo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin at mararamdaman natin. Pumasok na kami sa loob ng cemeteryo at sa bungad pa lang ay medyo kakaiba na talaga yung pakiramdam namin. Wow, inabutan ako. Naglakad na ulit kami para maglibot, pero habang naglalakad kami, may kakaibang tunog ako na narinig. Ano yun? Sumipon ka? Narinig ko nga rin yun eh. Pandarito, par. Sa tabi natin. Bakala ko sumipol ka. Hindi, just be sipol. Hindi lang ito yung narinig namin. Dahil maya-maya lang, nagulat ako sa kasama ko. Shit! May naglalakad. Saan? Hindi, may naglalakad talaga. Narinig mo, naglalakad? Opa! Nagtatayo ang balayiba ko, par. Ako din, par. Mahangat sa ulo ko. Hindi na lang namin pinansin yung mga naririnig namin. Kaya nagpatuloy na ulit kami sa paglibot. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung chapel kung saan... At nang makarating kami sa bandang chapel, ito yung nangyari. Wow! Pakinggan nyo itong mabuti. Ano yun? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung chapel kung saan nagmimisa bago ilibing. Uy! Nagmimisa bago ilibing. Uy! Nagmimisa bago ilibing. Uy! Wow! Ano yun? May bumato. May narinig kami na bumato sa likod namin, kaya sinubukan namin itong puntahan. Sabi dito, sobrang dilim kasi dito. As in, pag pinatay namin yung flashlight namin, wala ka talagang makikita. At nang makarating kami kung saan parang may bumato, sinubukan ko na magtanong. Tao ba dito? Pero wala kaming nakuha na sagot. So pupuntahan natin doon sa dulo kung saan yung sinasabi ng sepulturero na meron daw sinunog ng buhay. Pinuntahan na namin kung saan yung sinasabi na meron nagpaparamdam at itinapat namin yung EMF namin para magbaka sakali kung may madidetect ba ito. So as of now, wala naman nadidetect yung EMF natin. Nagpatuloy lang ulit kami sa paglibot sa loob ng sementeryo at habang naglalakad kami, ito yung nangyari. Uy! Ano yun? May tumutuntok sa ganto, mabigat yung paa. At dahil kung ano-ano na yung naririnig namin at nai-experience, sigurado talaga ako na may kasama kami dito. May kasama talaga tayo dito, kasi hindi natin siya nakikita. Pinagpatuloy na ulit namin yung paglibot dito sa loob ng sementeryo at nagpunta naman kami sa dulo nito. Pero pagdating namin dito, puno na ito ng tubig. So yun, hindi na kami tumuloy dun sa dinaanan namin kanina kasi puno ng tubig. Baka mamaya madulas pa tayo. Nagdesisyon na kami na lumabas dito sa sementeryo at sinubukan naman namin puntahan yung likod ng simbahan. So ngayon nandito tayo sa likod ng simbahan. Dito sa may cemetery pa din to, may mga puntod dito. Dito yung sinasabi na may nagpapakita daw na madre sa kapare na wala daw ulo. Tingnan natin kung may madidetect yung EMF namin. Pinuntahan ko na yung lugar kung saan merong sinasabing nagpapakita na madre at pare na walang ulo. At inilapit ko na din yung EMF. At maya maya lang, ito na yung nangyari. Pumalo. Pumalo ng isa. Meron pumalo. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 12:04. Alas 12 ng madaling araw. Papasok ulit kami sa loob ng cemeteryo. 12 AM, papasok na sana ulit kami sa loob ng cemeteryo. Pero biglang nagkaroon ng problema. So yun guys, nandito na ulit tayo sa loob ng sasakyan. Gabi, nakas ng umulan sa labas. Biglang umulan ng malakas, kaya nag-stay na lang muna kami sa loob ng sasakyan. At hinintay na lang muna namin na huminto ito. At nang tumila na ang ulan, nagpatuloy na ulit kami na mag-imbestiga. Alright guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 3:03 ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw, bumalik na ulit kami sa loob ng sementeryo para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sinetap ko na din lahat ng ghost equipment namin at inumpisahan ko na ulit na makipag-usap sa kanila. Magandang gabi po. Ako po pala si Jing Relano. Ako po si Edward Aligada. Kung may kasama kami dito, pwede po ba kayong lumapit dito sa ghost ball namin? Pwede niyo po silang hawakan, pwede niyo silang sagiin. Habang pinapaliwanag ko kung paano nila papailawin yung ghost ball na dala namin, ito yung nangyari. Yun. Umilaw, maraming salamat po. Salamat po, maraming salamat po. At dahil umilaw yung ghost ball na dala namin, sigurado na talaga ako na may kasama kami dito. Kaya nagdesisyon na ako na gamitin yung ghost app sa cellphone ko. Meron po kami ditong gagamitin na ghost apps. Tinatawag po namin ito na ghost tube. Pwede po kayong magsalita, gamit po yun. At kung ano po yung sasabihin ninyo, pwedeng isang word or isang sentence. Habang nagsasalita ako, meron akong narinig na parang umiiyak. Pakinggan nyo itong mabuti. Salita, par, dito. Inilabas ko na yung cellphone ko at ginamit ko na yung ghost cube. At pagbukas ko neto, ito kaagad yung sinabi niya. Sige, pag... Health,
Tulong, help. Sigurado ako na konektado to sa narinig ko kanina na parang may umiiyak, kaya kinausap ko lang siya. Ano pong tulong ang mabibigay po namin sa inyo? Sige po, sabihin niyo lang po. Ano po bang nangyari dito sa lugar po na ito? Hindi na siya sumagot, kaya naisipan ko na ilapag yung cellphone. Sige po, ilalapag ko po itong ghost apps ko po. Pwede po ay lumapit dyan at magsagot na po. At maya-maya lang, ito na yung naging sagot niya. This is strange. Hindi ko malaman kung ano yung kakaiba, kung yung ginagawa ba namin o yung gusto niyang ikwento. Kaya tinuloy ko lang na makipag-usap sa kanila. Sige po, ikwento niyo lang po. Kaya try po namin na intindihin po. Electric. Dito sa mga sinasabi niya, marahil tinatanong niya kung bakit may dala kaming EMF at bakit kami nandito. Kaya nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanila. Ah, why po, nandito lang po kami para makagather po ng information. Horror. Nabigla kami dito sa sinabi niya at hindi rin ako sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya nagtanong lang ako ulit. Bakit po kami matatakot? Ibig sabihin, sinasabi niya, or kakilakilabot. Ibig sabihin, may nangyari sa kanyang kakilakilabot. Yung po ba ang gusto niyo sabihin? True. Totoo. Nakakakilabot daw yung nangyari sa kanya. At dahil medyo nagiging accurate yung mga sagot niya sa mga tanong ko, magandang senyalis ito upang makakuha na magandang impormasyon. Kaya tinuloy ko lang na makipag-communicate sa kanya. Ano po bang nangyari po sa inyo? At ano po ang pangalan po ninyo? Yung kausap po namin. At maya-maya lang, ito na yung naging sagot niya. Alam niyo Brian. Brian ang pangalan mo. At dito na kami, kinabahan ng sobra. Shit, kinikilabutan ako. Parang lumapit dito. At dito na rin kami nakarinig na mga kakaibang tunog. Ay, wala tayong cellphone. Dapat nakatutok mo. Kalimutan. Pakinggan nyo itong mabuti. Walang tao kumakalampag yung video. Nagpatuloy na ulit ako sa pagtatanong. Brian, nandiyan ka pa, Brian? Gusto lang namin malaman kung... Pero hindi pa ako natatapos magsalita, sumagot na kaagad siya. Hinabol ka, Brian? Sa mga sagot niya sa ghost app, marahil siya na nga yung kinikwento na sinunog dito. Kaya tinanong ko na kung siya ba talaga ito. Ikaw ba, Brian, yung kinikwento dito ng sepulturero? Ikaw ba yung sinunog dito? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Oy, umilaw. Oy, maraming salamat. At dahil umilaw yung ghost ball namin, nagtanong ako kung sino pa ba ang kasama namin dito. May kasama pa ba kaming iba dito bukod kay Brian? At maya-maya lang, sumagot na ulit siya. Please leave. It's what we want. At dito na kami nagkumpisa na matakot. Bakit naman? Bakit naman gusto nyo kaming umalis? Gusto lang namin makakuha ng impormasyon about dito sa lugar na to. Nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanila at medyo nakakakilabot na talaga yung mga sumunod na sagot nila. It's coming. Invisible. Creepy ah. Ano po yung sinabi niya? Hindi po namin kayo nakikita, pero alam po kami nakikita po ninyo. After nilang sabihin yung it's coming at invisible, may bigla akong narinig. May huminga dito. At mas lalo pang nakakakilabot nang sabihin nila ito. Yung ba yung sinasabi niya, it's coming? Anong pakaramdam ko? Tila ba pinaglalaroan na kami ng mga espiritu na nandito? Dahil maya-maya lang may nangyari din sa kasama ko. Ano mo? Bumulong. Ha? May bumulong. Bumulong? Hmm. Sabi? May bumulong dito. Parang sinabi niya, parang hiningi lang na... Hindi na talaga maganda yung mga nangyayari sa amin dito dahil kung ano-ano na yung naririnig at nai-experience namin. At maya-maya lang nagsalta ulit yung ghost up. Uy, ano daw pakaramdam mo? How do you feel? Ano daw pakaramdam mo? Ano? Nag-drain ako. Nag-drain talaga ako doon. Huwag niyo po takutin yung kasama ko po. Yakap. Yakap ka niya pa. Yakap ka niya. Okay. Kaya pala parang gumulong. Apo! Kayo walang susunod sa akin. Walang susunod sa pauwi. Dito lang po kayo. Hindi niyo po ako apo. Nagpatuloy na ulit ako sa pakikipag-usap sa kanila. Sige lang, makipag-usap lang kayo sa amin. May oras kami para makipag-usap sa inyo. Kalunos-lunos. Alin po, yung nangyari dito sa lugar o yung nangyari po sa inyo? Marahil gusto niyang sabihin yung nangyari sa lugar na ito. At sa patuloy na pagtatanong ko, mas lalo ko pang naintindihan yung mga sinasabi niya. Malalim. Ah, ito. Ito yung sinasabi niyang malalim. Ito po ba yung sinasabi niyang malalim? Itong chapel na to? Pinsala. Okay. Itong lugar na to, nung sumabog po yung Mount Pinatubo na pinsala ito, ito yung sinasabi po ninyo na kalunos-lunos yung nangyari dito sa sementeryo na ito. Sa patuloy na pagtatanong ko, medyo hindi ko na nagustuhan yung mga sagot nila. Gusto mo? Halika dito. Come here. Follow you. Susundan mo kami. Hindi nyo kami pwedeng sundan. Hanggang dito lang kayo. At ito na rin yung naging dahilan para tapusin yung pakikipag-usap sa kanila.
So yun o, ang oras natin ay 3:45. Bago natin tapusin itong video na ito, bigyan nyo ito ng 10,000 likes, 10,000 likes. At pupunta tayo ulit sa pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila naman tayo. At sana, abutin nyo na ako ng 100,000 subscribers dito sa YouTube bago matapos ang taon. So yun, see you next week.